Magandang araw mga Kapaw Rangers. So nandito na naman ulit tayo sa munting bahay natin sa YouTube. So kung bago pa lang, please subscribe and comment down kung anong gusto niyo mga informative video about sa pagbabarko. So ano ba ang content ng video natin ngayon? So ang content ng video natin ngayon is to discuss o share ko sa inyo, tuturo ko sa inyo kung how to conduct the winch break and windlass break test. So rare opportunity sa isang officer, especially management na natatapat sa isang kontra na kontrata because this is conducted annually as per guidelines of the mooring equipment and guidelines o CIMF. So ano ba tong winch break test? Bakit kailangan natin i-testing to? So according sa guidelines ng aklat na to, kailangan testingin ito annually para ma-confirm na yung break ng winches natin is according pa doon sa recommendation o recommended ng aklat na to. So lalabas tayo and then ipapakita ko sa inyo yung mga gamit. I-explain ko sa inyo on the side para may idea kayo. So of course, bago tayo mag-carry out ng maintenance o testing of the break, so we need to conduct, of course, risk assessment plus toolbox meeting para dun sa mga crew na involved. So guys, so yun lang po and then labas tayo, samahan nyo ako. Okay mga Kapower Rangers, nandito tayo ngayon sa labas. So ito yung mga winches natin. So itetest natin yung brake nyan. Okay, so pag sinabing winches, yan yung deck machinery na ginagamit natin para mag-reel in ng mga mooring rope natin. Ito yung mooring rope. Okay, pag sinabi namang windlass, so yan yung deck machinery na ginagamit sa pag-heap up or pang-lower down ng anchor. So normally, nakapwesto yan sa forward part of the ship. So forward is a combination of mooring winches and windlass. Nandito sa pop deck, dahil walang anchor dito, usually ang design ng mga barko, mooring winch lang meron tayo. So guys, ito yung tinitest natin. Yan, itong brake pad na to. So ano ba ang recommended ng OCIMF? Mooring equipment guidelines, kailangan daw at least annually tinitest yung brake pad nito. Bakit? For the purpose na malaman na of course isa-isang taon sa every time na ginagamit magbabago yung kapal nito, ang kanyan. So kailangan natin adjustin yung rendering test niya or rendering force. So according dun sa aklat or sa guidelines, kailangan ang rendering force ng isang winch kailangan 60% ng minimum breaking load ng lubid. So normally ang minimum breaking load ng lubid ay nakikita sa certificate at normally naka engrave doon sa mga rollers natin. Okay? So according doon sa aklat ulit, kailangan ang mooring brake mag-slip siya bago maputol yung lubid. So it means na if there is an extra excessive force or tension in the mooring rope, itong brake na to mag-slip muna. I mean na dudulasa, bibitaw para hindi maputol yung lubid. So kung naset na natin yung rendering force, mamarking nga natin yan dito kasi para kailangan during maghigpit ng brake pad, pag pinahigpitan mo to, itong kulay pula namin, tatapat yan dyan sa taas. Okay, so napakahalaga yan sa inspection na dapat nakasit properly. So ano pa ba yung kailangan na i-discuss dito? So ito yung mooring brake test kit natin.
isang setup na yan. Okay, so ang isang winch, malaki man o maliit yung barko, pare-pareho lang ang procedure ng pag-break test. So ang calculation lang nag-iiba, ang laki ng roller, ang laki ng drum, so magkakaiba, may calculation yan. So sa design ng barko namin, so ang recommended na rendering force is 16.8 tons, 60% ng 28 tons. So yung 16.8 tons na rendering force, ang equivalent ng pressure na kailangan natin dito is 12.5. So kailangan isit natin yan ng 12.5 ang hydraulic pressure, and then ikpitan tong brake. So dapat yung 12.5 megapascal MPa dapat itong brake magdudulas para yan yung tamang design niya. Pag hindi dumulas, so luwagan mo lang doon sa point na dudulas, ha, basta nakasit doon. Pag masyado namang maluwag, hindi pa nakaabot ng 12.5 doon, iikot na yun, dudulas na. Iikot na to, so higpitan mo pa. So, that is the procedure. So, ipapakita na namin sa inyo. Okay, andito yung mga crew ko. So, we will start carried out the mooring winch brake test. Test ng brake. So, first, higpitan mo, Nel. Higpitan mo, kahit sagad mo ng higpit. Okay. Ngayon, mahigpit na yung brake. Punta tayo dun sa hydraulic jack o sa brake test kit. Okay, boss. Pump. Pump ka hanggang kahit hanggang 14 bars. I mean 14 megapascal. Pump po lang. Up, stop. Ngayon, 14 bars dito. Ang required lang natin dito, according sa calculation ng mooring winch natin, 60% ng 28 tons, which is 16.8, is 12.5 lang. So 10, 12. So dapat mga nasa gitna, below. Ngayon, paano adjustin? Dahil masyadong mahigpit yung mooring brake natin, adjustin natin yon. Okay, luwagan mo ng konti. Kailangan mag-slip siya. Konti, konti. Yun. Yun. Wala na dyan. Okay, konti pa. Kumunog. Now 12.5. So yeah, tama siya. May 12.5. Dahil nakasit ng 12.5, itong marking na to dapat mag-align. So adjustin yung marking. Ito. Hindi ito, i-move lang to. Nakatapat naman siya, di ba? Ibig sabihin, basta pasok po siya dito. Basta nakatapat itong arrow dito sa tanda. Yan yung 60% na rendering force. Dito, tapat naman, okay na siya. Di, tapat yung dito o dito mismo yung linya? Di, tapat lang siya. Kasi laki lang naman sila eh. Balik lang. Ah, dito. So, git na. Oo. Okay na yan. Di na nonin na niya sila. Ah, okay. So, okay. 12.5. O, kahit anong bumba yan, tinaakyat yan. Okay, try mo. Mag-slip na yon. Yan, bumibitaw. Kita nyo? Yan, bumibitaw. Nagre-release ang brake. Sige, pampos. Yan, nagbibitaw siya sa 12.5. So, set na tayo. So, yan na yung pag-brake test. So, ganyan ang gagawin natin sa lahat ng mga mooring winch natin dito sa Poptech. So, I hope naintindihan nyo kung paano mag-brake test. Lilipat kami sa forward for the windlass. So, kita-kit sa forward, mga ka-Power Rangers. Okay guys, mga ka-Power Rangers, nandito tayo sa forward. So, ito yung windlass natin. So, this is the windlass side and this is
the mooring winch side. So that's why yung sinabi ko kanina, combination niya sila. So mas malaki yung diameter ng drum dito, so mas malaki yung pressure na kailangan natin para ma-meet yung 60% na rendering force ng MBL natin. So MBL ibig sabihin minimum breaking load, minimum breaking load ng isang mooring rope natin. So that normally talaga naka-engrave yan sa mga roller para hindi na confuse yung hook. So ganun din ang procedure. Ikita natin at bubumbay natin yung brake test doon. So ang target natin sa pressure sa brake test natin doon is almost 23 bars dito. So ayan, nagsisitting up na sila. Sinisit up na, ini-install na yung pang brake test. So normally talaga may butas yung winch drum panglagayan ng breakfast. So hindi nila maipasok itong malaking kwa na to dahil na sa low bed, so i-area mo na nila ang low bed. How are you, Boss Alan? Good. So marami po akong crew na gustong matuto kaya nandito kami. Supposed to be it can be managed by two thick road only. Same procedure, una higpitan yung brake. Kita natin kahit anong higpit dyan kasi adjustin pa naman natin. So mahigpit na yung brake. Ngayon bumbahin natin dito sa brake test. So target natin na kahit umabot kayo ng 24 bars. I-release na naman yan doon. So 22.7 lang ang actual na target. Pero ilampas natin para ma-adjust doon. Kasi siya lang may test. Ayan guys. Umangat na. Parang walang pressure. Parang walang power. Parang mayroon eh. Sige. Umangat, Brad, umangat. Hindi, kasi malalaman mo pag umangat yan kasi dudulas naman. Kaya tumatakyat. Pwesto ka dun, El, kasi baka dumudulas. Ipitan mo pa. Okay, then, bumaba, 24 yung targetin mo dyan. Hindi pa, 20 pa lang eh. Ito, wala na power, Meg! Yun di bugar, Meg! Why na kusog? Yuck! Pigawaw! Okay. Bindos! Okay, pumping pa. Okay, isa pa. Yun! Okay guys, target natin 24. Hindi nag-brake, hindi nag-release yung brake, so punta natin doon. So adjust mo yung brake, Nel. Dandahan. Dandahan. Paki-monitor ng pressure. 22.7 lang dapat. Okay. Hoy. Ilan na? Magsak 22. Okay, that's the target. Okay na yan. Try mo bomba kung magre-release doon. Okay, bomba lang. Yon, kita nyo guys kung may pitik. So nakatapat na talaga doon sa recommended niya na set pressure. 60% of MBL. Rendering force is 60%. So ito adjustin. Hindi nakatapat, Nel, so adjustin ito. Ipusok na ng konti. Tanggalin lang to. Tapos ipusok na ng konti. Of course guys, pagkatapos ng test, huwag kalimutan na nakamarking yung mga pinagagawa nyo para of course, for inspection purposes, na yan na nag-carried out kayo. Yan po yung pinaka-boging boss na ako.
yun lang ang mag-test guys. Sana may natutunan kayo kung paano mag-break test. So, I hope nakapagbigay ako ng another info sa lahat ng mga seafarers dyan. So, if your first time, see you. Follow my channel and subscribe kung gusto nyo for more informative video. See you soon and God bless. Bye bye.